paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. DZRH at Star City. Isang lugar na kinatatakutan ang mga taga roon dahil punong-puno ito ng misteryo at katatakutan. Ang puno ng akasya sa tapat ng isang paaralan, pinaniniwalaang lokasyon ng isang misteryosong mansyon kung saan nakatira ang isang maganda ngunit nakatatakot na babaeng engkanto. Anong panganib ang dala ng babaeng ito sa buong lugar? Narito ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Misteryusang Mangingibig. Sa isa na namang gabi ng Lagim. Oh, Samuel! Ano ka ba? Tanga ka ba? Bakit mo dyan nilalagay yung vase? Gusto mo mabasag yan? Pasensya na. Pero, huwag mo naman sana ako sabihang tanga. Tumigil ka dyan! Wala akong panaw sa kadramahan mo, ha? Oh, kayo dyan! Ano ba? Dahan-dahan naman!
naman! Baka magasgasan nyo yan eh! Georgia, kalma lang. Mahal kasi pagkakabili ko sa mga yan eh. Kaya dapat lang pagsabihan kong mga yan. Mahal? Eh? Piisip naman sila eh. Kaya hindi mo na kailangan pang pagsabihan. Alam nila ang ginagawa nila. O kaya mo nasasabi yan kasi hindi naman pera mo ang pinambili dyan. Siguro nga ikaw ang bumili nitong bahay. Yung mga gamit natin, yung kotse, lahat. Pero Georgia, huwag ka sanang maging mapagmataas. Sana naman, matuto kang maging mapagkumbaba. Pasensya na. Hindi kasi ako katulad mo, nakatapos ng pag-aaral. May maganda trabaho. Taxi driver lang. Ay, naku, Samuel. Tumigil ka nga sa kadramahan mo na yan. Sawang-sawa na ako eh. Ngayon, kung gusto mong tumas yung tingin ko sa'yo, o di maghanap ka ng trabaho na mas malaki ang kita. Hindi yung nagsisiksik ka dyan sa pagiging taxi driver. Bakit ganun si Georgia? Sa totoo lang, sobra na ako nasasaktan sa ginagawa niyo sa akin. Hindi ko naman siya magawang sakta ng pisikal. Kasi mahal ko siya. Ano bang dapat kong gawin? Kailan kaya magiging maayos ang pakitungo ng asawa ko sa akin? Samuel? Oh, anong ginagawa mo dyan sa kusina? De, may iyak ka? Hindi, wala. Ito. Sino yung kasama mo? Si Cheding, bago natin kasambahay. Mm. Oh, doon lang siya nakatira sa kanto, doon sa tabi ng LC Bakery. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon din po, Ate Cheding. Naku, Ma'am Georgia. Mm. Eh, gwapo pala ang asawa niyo. Delikado po siya dito. Ha? Huh? Mm. Delikado? Bakit naman delikado ang asawa ko? Eh, kasi po dito sa lugar natin, lahat ang gwapo at matitipunong lalaki nawawala ho sa sarili pagkalipas ng ilang araw na pagtira dito sa ating lugar. Oh. Eh, bakit naman ho nagkakaganon, Ate Cheding? Dahil po sa babaeng engkanto na nakatira ho sa Vanishing Mansion. Vanishing Mansion? Opo. Di ba yun yung estatwa malapit sa puno ng akasya doon sa tapad ng National High School? Ang alam ko parang gimmick lang yun ng bahay ng gimbal eh, para dumami yung turista. Totoo po yung babaeng engkanto at yung Vanishing Mansion. Katunayan po yung bunso kong anak na si Mark. Nabiktima ho nun. Kaya kayo, Sir Samuel, sa itsura nyo yan. Naku, hindi malabong maakit sa inyo ang babaeng engkanto sa Vanishing Mansion. Huwag kang mag-alala, Ate Cheding. Mag-iingat po ako sa babaeng engkanto na yan. Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Alas 6 na pala ng gabi. Kailangan kong maunahan si Georgia sa pag-uwi para hindi na ako makatikim ng pang-insulto mula sa kanya. Kailan kaya magbabago ang pagtrato sa akin ng asawa ko? Ay, nako. Samuel. Sandali. Bakit parang bigla ako nahilo? Teka, kailangan ko munang huminto sa pagmamaneho baka maaksidente ko. Kakaliwa ako rito sa isang kalye na to. Bakit umiikot ang paningin ko? Diyos ko, tulungan mo po ako. Samuel? Baka kailangan kong makalakap ng sariwang hangin sa labas. Lalabas muna ako ng taxi ko. Dito pala ako huminto sa tapat ng National High School, ha? Teka,
Ngayon ko lang napansin ito. May puno pala ng akasya dito. At saka puting estatwa ng babae. May karatula sa ilalim ng estatwa. White lady passenger. Teka, may mga nakapaskil ding karatula sa puno ng akasya. This tree is mesa. Wow. Meron palang ganito rito. Naniniwala ka ba dyan? Hey! Sino ka? Pasensya ka na kung nagulat kita. Ako nga pala, si Maria. Bago ka lang dito? Oo. Ang totoo niyan, kalilipat lang namin ang asawa ko rito. Doon kami sa kabilang kalye. Ganun ba? Naniniwala ka ba sa karatula ng kalagay dyan? Ewan ko. Parang hindi ako naniniwala. Pero may mga narinig ako na marami raw mga lalaking nawawala sa sarili dito sa barangay natin. Sabi naman asawa ko na nagtatrabaho sa munisipyo, gimmick lang daw ni Mayor itong mansyon na to para dumagsa ang mga turista sa bahay natin. Maniwala ka. Totoo ang white lady sa mansyon. Taga saan ka nga pala? Taga rito din lang ako. Talaga? Kung gano'n, baka kakilala ka ng kasambahay namin si Ate Chedeng. Diyan lang siya, katabi ng bakery. Paano? Mauna na ako ha. Kailangan ko na magpahinga eh. Kasi nahihilo na ako eh. Sige. Mag-iingat ka, Samuel. Kilala mo ako? Hindi ko pa nasasabi sa'yo pangalan ko. Samuel kasi ang pangalan ng taxi mo. Oo. Pag-aari ko kasi ang taxi na yan. Sige, Maria. Huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayong dalawa. Ang ganda naman ito. Samuel, bumili ka ng tube ice. Hindi na malamig yung drinks eh. Pagtapos bumili ka na rin ng palabok, yung malaking bilao. Pang 20 packs. Parang mabusog naman yung mga bisita. Oh, sige. Akin na yung pera. Oh, bilisan mo ha. Hanggat konti pa lang yung bisita natin. Oo, bibilisan ko. Kailangan ko magmadali ah. Baka dumating na yung mga bisita namin. Matutunaw na itong tube ice na dala ko. Samuel. Samuel. Sino yan? Sino kayong tumatawag sa akin? Wala namang tao sa paligid. Samuel. Sino ba yan? Pwede ba hindi ka nakakatawa, ha? Hindi ako natatakot sa'yo. Samuel. Akala siguro nito, matatakot ako sa kanya. Georgia, mahal. Ano ba? Narito na ako. Saan ka magaling? Ba't niyo ka na? Mamaya na yung housewarming party natin eh. Pasensya na, na-traffic ako eh. Ito nga pala yung mga pinabili mo. Soft drinks, tube ice, tapos palabok sa bilao. Eh, naku. Ilipag mo na dyan sa mesa pagkatapos magpalit ka na ng damit. Oo, mahal. Okay na itong t-shirt na suot ko. Total, casual lang naman, diba? Anong okay? Tingnan mo nga itsura mo, oh. Bakit? Mukha kang basahan. Magmumukha kang basahan sa mga kaibigan ko tsaka sa mga boss ko. Ayoko naman sabihin nila na ang asawa ko eh. Taxi driver na yagi. Kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi.
gabi ng lagi. Georgia? Ikaw ba yan? Cheneng? Dita? Somewhere. Sino ba yan? Ano ba? Hindi ka na nakakatuwa, ha? Georgia? Ikaw ba yan? Georgia? Sir Samuel? Cheneng! Ginulit mo naman ako, eh. Pasensya na po. Ano ginagawa niyo din sa labas? Bakit hindi po kayo makihalubilo sa mga bisita natin? Na out of place kasi ako sa mga kaibigan at kakilala ni Georgia. Sir, hindi po dapat kayong lumalabas ng nag-iisa. Lalo na't malapit ang mag-alas 12 ng gabi. Baka po kasi mapagkatuwaan kayo ng mga taglugar. Ganitong oras kasi po sila lumalabas. Taglugar? Opo, kung tawagin sa English ay mga natural spirit dwellers. Kasama po dito yung mga engkanto, duwende, kapre, at iba pa. Ma'am, sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga multo, engkanto, kapre, duwende. Lahat yan. Ikaw talaga, Ate Cheneng, nananakot ka pa dyan. Yan nga, sabi na tayo bumalik sa bahay. Somewhere. Somewhere. Ate Jeneng, narinig mo yan? Alin po? May tumatawag sa akin, eh. Ha? Wala naman po ako narinig, sir. Oo, tayo na po. Mahal. Samuel, ano? Mahal, matagal na tayong hindi nagkakasalalam na. Pagod ako ngayon. Susunod na lang pwede. Pero kasi... Ano kasi-kasi, kung hindi ka makatase dyan ako, pwede ba magsariling sikap ka? Tutulog na ako. Georgia, kailan mo kaya ako ituturing na asawa? Samuel, pati ka pa kumain dyan. Wala akong gana. Siguro na sobrang ka sa pagsasariling sikap mo, no? Kaya ka ganyan. Ano yung pinagsasabi mo? Paano nung nagising ako kanina? Wala kang damit, hutubad ka. Tapos parang kang ginahasa. Di ka na
ba talaga makatiis kaya kung ano-anong pinagkagawa mo sa sarili mo? Eh, o ano? Mamamasada ka ba ngayon? Hindi. Hindi, Georgia. Bakit kaya ang sama ng pakiramdam ko ngayon? At saka, bakit nga pala hubot-hubad ako kaninang umaga? Baka si Georgia, kunwari pa siya. Samuel. Georgia? Go in. Imposible si Georgia yun. Kasi nasa trabaho na siya. Siguro si Ate Cheding o yung labendera naming si Lita. Samuel. Ate Cheding? Lita, kayo ba yan? Samuel? Ha? Ikaw pala, Maria? Pasensya ka na. Kung nagulat kita. Oo nga eh. Bigla ka na lang kasing sumulpot. Teka, paano pala, paano mo nalaman ang bahay ko? Noong unang beses tayong magkita, di ba sinabi mo sa akin na taga dito ka sa lugar na ito? Ayun, pagising ko kanina, nagdesisyon akong hanapin ka. Tiyempo naman, nasa labas ka at maliit lang ang bakod mo. Kaya natanaw kita. Ganun ba? Siya nga pala, may mga dala akong mga santol at bayabas. Ha? Galing sa bakuran ko. Oh, salamat. Masaya ako, nakilala kita. At napapansin ko na parang kinakabahan ka sa akin. Hindi naman sa kinakabahan ako, pero ngayong oras na ito, tumataas yung balahibo ko. Hindi ko alam kung bakit. Mabuti akong tao. Oo, alam ko namang mabuti kang tao. Ano kasi, ang ganda mo kasi, Maria. Ganun ba? Mm-mm. Salamat. Ikaw rin naman, Samuel. Napakakisig mo. Oo. Ang swerte siguro ng asawa mo sa'yo. Ewan ko, pero parang hindi ako mahal ng asawa ko. Paano mo naman nasabi yan? Noong una, naramdaman ko naman sa kanya na mahal niya ako. Pero paglipas ng panahon, nagbago ang asawa ko. Nasilaw sa pera at karir. Ayun, palagi niya ako nilalait at pinapahiya. Gusto ko mang magaling sa kanya, hindi ko magawa dahil mahal ko. At umaasa pa rin ako na magbabago siya ng pakikitungo sa akin. Alam mo, Samuel, kukunti na lang ang lalaki ang katulad mo na martir sa pag-ibig. Ikaw, may asawa ka na ba o dalaga ka pa? Mag-isa lang ako sa buhay. Naghahanap ako ng pagmamahal, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya makita. Huwag kang mag-alala. Mahanap mo rin ang lalaking nakatakda para sa'yo. Ikaw yun, Samuel. Ha? May sinasabi ka? Simula ba sa araw na ito, pwede na kitang gawing kaibigan? Oo naman. Magkaibigan na tayong dalawa, Maria. Kasaysayang tambok sa linggong ito, sa isa na namang
ng Lagim. Hulas ng ulan. Tapos, baha pa sa mga dinaanan ko. Sigurado, naunahan na akong umuwi ni Georgia. At katakot-takot ang butak-tak na naman ang aabuti ko sa kanya. Ah, malapit na ako. Samuel. Narinig ko na naman yung boses. Ano ba ito? Napapaliw na pa ako. Hindi kaya meron akong schizophrenia? Tulad ng sakit ng kapatid ko si Vincent. Samuel. Sandali. Biglang tumigil ang ulan. Hindi ko masyadong makita ang daan kasi mausok naman lapas. Teka, parang may natatanaw akong malaking bahay o mansyon. Teka, maihinto ko nga muna itong sasakyan ko. Ayan, nakahinto na ako. Nasaan lugar pa ako? Oh, nawala yung mga bahay. Kasama yung bakery. Nawala din yung National High School. Tama. Nasa tapat ako ng isang mansion ngayon. Sandali. Hindi kaya ito yung sinasabi nilang vanishing mansion? Ligtas kayang lumabas sa taxi ko. Medyo madilim ang paligid pero mansion. Naiilawan ang bilog na buwan. Mukhang wala namang panganim na kamba sa paligid. Ang laki ng mansion. Luma. Pero mailaw sa loob. Mukhang may tao. Puntahan ko kaya. Narito na ako sa tapat ng pinto ng mansion. Ang laki. Nakakatakot yung mga nakaukit na parang ulo ng mga halimaw. Kakatok na pa ako. Huh? Kusang bumukas ang pinto. Papasok kaya ako sa loob? Oh, maliwanag ang loob ng buong mansyon. Natatanaw ko rito na magaganda yung mga muebles. Siguradong mayaman ang may-ari nito. Nakapasok nga sa loob. Tao po? May tao ba rito? Kusa kasing bumukas yung pinto. Kaya pumasok na ako. Ayo! Biglang nagsara ang pinto ko. Diyos ko! Biglang nagsara ang pinto naman yun! May tao yata parating. Tao po! Pasensya na kung pumasok agad ako ng mansyon. Diyos ko po, pinakita ko nakaitim na parang aninong nakatayo sa itaas ng hagdan. Ano gagawin ko? Anong ginagawa mo sa mansyon ng mahal na rin? Diyos ko! Kailangan ko makalabas dito. Ayaw mabuksan ang pinto. Diyos ko! Ang lakas ng loob mong pumasok ng mansyon ng mahal na rin. Ang kita, iakalay sa aming reyna. Huwag kang lalapit sa akin! Huwag! Ah!
Buksan niyo ang pinto. Panaginip na pala lahat. Pero anong klaseng nilalang yung nakita ko sa panaginip ko? Nakakilapot. Sir! Buksan niyo ang pinto ng taxi niyo, sir! Sandali! Sandali! Ate Chedek, sandali lang! Sandali lang! Sir Samuel, ako salamat to, nahanap na namin kayo. Alam niyo ba, tatlong araw na namin kayong hinahanap sa buong barangay? Ano sabi mo? Tatlong araw? Oo! Opo, sir. Sobra pong nag-alala ang inyong asawa. At dumulog na po siya sa barangay namin at pulisya. Ganun ba? Opo. Teka, anong lugar ba ito? Bakit parang nasa gubat na tayo? Ang alam ko, lumiko lang ako doon sa isang kalye. Bakit? Nandito po kayo, sir, sa tabing kalsada eh. Malapit po dito sa may mansyon. Ha? Alayo pala lang darating ng taxi ko. Sir, kailangan nyo na po umuwi. Hinihintay na po kayo ni Ma'am Georgia sa bahay nyo. Sige, Ate Chedeng. Uwi na ako sa bahay namin. Sayang tampo sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ano ka ba naman, Samuel? Alala na ako sa'yo. Ano ba pinagagawa mo? Saan ka ba galing? Hindi ko alam kung bakit napadpad ako roon. Ang natatandaan ko, malakas ang ulan noon. Paliko ako sa isang kalye nang bigla akong makarinig ng boses na tinatawag ang pangalan ko. Tapos, nagulat na lamang ako nang nasa tapat na ako ng isang mansyon. Tapos, palagay mo maniniwala ako dyan sa mga pinagsasabi mo? Georgia, nagsasabi ako ng totoo. Ang natatandaan ko, pumasok ako sa loob ng mansyon. Tapos, may isang itim na aninong lumapit sa akin. Nagsisigaw ako. Tapos yun nga, nagising na lang ako sa loob ng taxi ko. Kaya laking gulat ko na napadpad ako roon. Sir! Sir Samuel! Napadpad ho kayo doon sa mansyon. Ha? Anong mansyon? Nakapasok ko kayo doon sa mansyon, tapos yung nakita niyong itim na anino, isa ho yung taglugar. Seryoso, Cheding? Ay, kakampihan mo pa itong sinungaling na ito? Hindi ako nagsisinungaling, Georgia. Ganyan din ho yung nangyari sa anak ko si Mark, na inasawa ng babaeng engkanto ng mansyon. Palagi ho namin siya natatagpo ang wala sa sarili. Kung nakapasok kayo sa loob ng mansyon, sigurado po ako, nasa panganib na ang buhay niyo. Al, teka na. Doon ka sa sala matutulog. Oh, bakit mo naman ako patutulogin sa sala? Hindi ka tatabi sa akin hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo. Mansyon, babaeng engkanto, taglugar. Di ako naniniwala. Bakit ba ayaw mo kong paniwalaan? Georgia, alam mong ni minsan hindi ako nagsinungaling sa'yo. Imposible kasi ang mga sinasabi mo. Ano gusto mong palabasin ngayon? Ay, baka naman meron ka lang kabit na hindi ko alam. Tapos sa kanya ka nagstay ng tatlong araw. Wala akong kabit. Alam mong hindi ko magagawang magtaksil sa'yo. Come on. Sa itsura mong yan, nagwapo. Walang magkakagusto sa'yong ibang babae. Niminsan, hindi ako tumingin sa ibang babae. Alam mo yan. At kahit na ilang beses mong lait-laiti na dituring na basahan ako kaysa asawa, mahal pa rin kita. Yeah, basta. Buo ng desisyon ko. Doon ka matutulog sa sala. Oh.
Isasama kita para maging maligaya ka na. Panaginip lang pala lahat. Sadali, ano nangyari? Bakit wala akong saplot? Sino? Hindi naman si Georgia. Siguradong tulog ng asawa ko. Somewhere. Maria! Ano kinagawa mo rito sa bahay namin? Shhh! Huwag ka maingay. Baka magising ang asawa mo. Maria! Maria! Hindi ka mahal ng asawa mo. Kaya nandito to. Para mahalin at paligayin. Sino ka bang talaga? Anong klase kang nilalang? Ako si Maria. Ang tunay na nagmamahal sa'yo. Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Anak, pasensya ka na sana kung hindi kita masyado naaasikaso. Dahil marami akong trabaho sa bahay ng amo ko. Pero, inaalagaan ka naman na maayos ng mga pinsan mong sina John at Evelyn, di ba? Ma! Ma! Oh, ma. Anak, bakit? Ma. May problema ka ba? Ma, nararamdaman ko nagbabalik uli si Maria. Si Maria? Si Maria. Ang babaeng engkanto ng mansyon? Upo, ma! At meron na naman siyang bagong lalaking asawahin. Nasa panghanibang buhay na lalaking yun, ma! Matutulad siya sa akin kapag tuluyan siyang nahulog sa patibong ng engkantong yun! Manuel? Ano bang ginagawa mo dyan sa labas? Pumasok ka na sa loob. Malalim na ang gabi. Mamaya ng konti, Georgia. Papangin muna ako rito. Ano ka na matulog? Susunod na lang ako. Ay, naku! Bahala ka lang sa buhay mo. Minsan, parang gusto ko nang sumuko sa ugali ni Georgia. Somewhere. Maria, ano ginagawa mo rito? Nandito. Para samahan ka. Para paligayahin ka. Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na nagsisiping tayo sa loob ng bahay ko noong isang gabi. Alam kong naligayahan ka sa ginawa ko. Anong klase ka bang nilalang? Isa ka bang engkanto? Taglugar? Isa akong nilalang na lubos na nagmamahal sa'yo. So tingin ko, hindi na mahalaga kung anong klase akong taglugar. Pero dalawa lang ang masasabi ko sa'yo. Mahal kita. At hindi ka mapapahamak sa akin. Maria, huwag mong hawakan ang maselang bahagi ng katawan ko. Gusto ko ang paligayang ulit kita ngayong gabi. Sige, Maria. Paligayan mo. Sige. Diyan
Sandali. Po? Meron ka bang napapansin kakaiba kay Samuel? Ay, opo, ma'am. Napapansin ko po palagi matamlay si sir. Tsaka madalas po wala po siya sa kanyang sarili. Tapos, ma'am, kahapon po nung nagising ako, alas tres ang madaling araw po yun. Oh. Eh, nakita ko po si sir sa labas. Wala pong saplot. Ano? Opo, tapos nagsasalita po nang walang kausap. Talaga? Ma'am Georgia, hindi po kaya nahuhulog na si sir sa patibong ng babaeng engkanto? Oh, cheating naman. Naniniwala ka pa ba dyan? Diyos ko, nasa modern age na tayo. Wala nang naniniwala sa mga engkanto, laman lupa, o kung ano-ano pa dyan. Eh, kasi naman ma'am, kada taon, merong isang lalaki na mamatay sa lugar na ito. Ang sabi po, eh, kinukuha raw ng engkanto yung mga kaluluwa. Yung anak ko pong si Mark na inasawa po ng engkanto, nakaligtas. Pero ang buhay ng asawa ko naman po ang naging kapalit. Ma'am, wala pang namumuis ngayong taon. Natatakot lang po ako. Baka... Ay, naku, si sir... tigilan mo na ako, Cheding, ha? Hindi totoo yan. Walang engkanto, period. Bago tayo kumain, Samuel, sandali. May mga itatanong lang ako sa'yo. Mag-usap muna tayong dalawa. Bakit? May problema ka ba? Kung may problema ka sa relasyon natin, sabihin mo. Wala. Wala. Natatakot na kasi sa'yo sina Cheding at Tita. Kasi iniisip nila na iinkanto ka. Ako iniisip ko na babaliw ka na. Nag-aalala na ako sa'yo eh. Galit ka ba sa'kin? Sabihin mo. Wala. Wala. Ay, ano ka ba? Nakakainis ka na eh. Kumain ka lang ha. Wala akong ganang kumain. Hoy! Bumalik ka dito! Samuel! Maria? Maria, nasaan ka na? Huwag ka na magtago sa akin. Samuel. Bakit mo ako dinala dito? Saan ba tayo pupunta? Dadalhin kita sa lugar kung saan ako nakatira. Samuel? Samuel? Nasaan ka? Samuel! Saan kaya nagpunta ang isang yun? Samuel! Maria, saan mo ba ako dadalhin? Malapit na tayo. Huwag ka nang mainip. Mahamog naman dito sa lugar na dinadaanan natin eh. Nandito na tayo, mahal ko. Teka. Ito yung mansyon. Ibig sabihin, ikaw yung babaeng engkanto na nakatira dito? Oo, Samuel. Pero nung minsang napadpad ako rito, isang itim na aninong sumalubong sa akin. Wala yun. Isa lang yun sa mga tagapagsilbi ko. Huwag ka mag-alala. Hindi ka niya sasaktan. Maria. Huwag ka matakot. Isa akong mabuting nilalang. Talaga pa? Pinagdududahan mo pa ako. Hindi naman sa ganun. Halika, pumasok na lang tayo sa lobby. Ililibot kita sa aking mansyon.
dito ako nakatira, Samuel. Pagpasensyahan mo na kung luma at madilim ang bahay. Hindi, ayos lang. Pero nung unang punta ko rito, sobrang liwanag naman yung bahay. Basta huwag kang matakot. Nandito naman ako. Nasaan yung mga tagapagsilbi mo? Wala na sila. Pinaalis ko na. Ako na lang ang mag-isa dito ngayon. Ganun ba? Mahal mo pa rin ba ang asawa mo hanggang ngayon? Oo, Maria. Pero inaapi ka lang ng asawa mo. Nilalait. Tingin niya sa'yo? Inutil. Samuel, sarili lang niya ang mahal niya. Hindi ka mahalaga sa kanya. Ako, mahal kita. Ako ang magpupuno ng lahat ng pagkukulang sa'yo ni Georgia. Samuel. Napakatanga ni Georgia. Dahil binabaliwala niya ang isang makisig na lalaking katulad mo. Maria. Basta, ipaubaya mo lang sa akin ang katawan at kaluluwa mo. Sinisiguro sa'yo, naniligaya ka sa piling ko. Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Maria? Magandang umaga, mahal ko. Ano? Masarap ba ang tulog mo? Siyempre. Kasama kitang matulog eh. Salamat ha. Kasi minamahal at pinahalagahan mo ako. Gusto mo ba habang buhay na tayong magsama? Oo. Kaso, paparo ng asawa ko. Iwanan mo siya. Hindi ka naman niya mahal, hindi ba? Bago ako sumama sa iyo, gusto ko munang magpaalam kay Georgia. Gusto kong makipaghiwalay sa kanya ng maayos. Sige, Samuel. Pinapayagan kita. Magpaalam ka na sa asawa mo. Samuel! Georgia! Ano ba nangyari sa'yo? Saan ka pumunta? Doon lang sa gubat. Isang linggo kang nawala tapos doon ka lang pumunta sa gubat? Isang linggo? Oo. Isang gabi lang ako nawala. Isang linggo kang nawala. Kung saan-saan kita hinanap. Pinahanap nga rin kita sa mga pulis eh. Oh, Samuel, ilang gabi na ako hindi nakakatulog sa pag-aalala sa'yo. Ganun ba? Alam kong malaking kasalanan at pagkukulang ko. I'm sorry. Mahal kita. Kaya please, mangako ka sa akin. Hindi mo ako iiwan. Hindi ko kasi kakayanin mawala ka. Please, Samuel. Please. Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ah!
Ano ba nangyayari sa asawa ko? Mrs. Ang asawa niyo ay naingkanto to. Ano? Sigurado kayo? Alam kong hindi kayo naniniwala sa engkanto. Pero ako na ang nagsasabi sa inyo. Totoo sila. O sige, sige. Oo. Sabihin na natin totoo sila. Pero anong gagawin nila sa asawa ko? Ang mga engkanto ay maaaring umibig sa mortal. Pero hindi dapat suklihan nyo ng asawa mo ng pagmamahal. Dahil ito'y nangangahulugan ng kanyang kamatayan. Dadalhin ng engkantada ang kaluluwa ng asawa mo sa kanyang mundo. Ay, Diyos ko! Ano pong pwede natin gawin para hindi makuha ng engkanto ang asawa ko? Samuel, ituring mo ng iyo ang bahay ko. Ilang minuto na lang, tuluyan na tayong magsasama. Mahal mo ba talaga ako, Maria? Ilang beses ko nang pinaramdam sa'yo na mahal kita. Kulang pa ba yun? Hindi sa ganoon. Alam mo ba, ganyan din ang sinabi sa akin ni Georgia. Kaya binuhos ko sa kanyang lahat. Ibinigay ko ang buong buhay ko sa kanya. Pero sa huli, pinabayaan lang niya ako. Sinaktan. Sana, kapag minahal kita, Maria, hindi ka rin katulad ng asawa ko. Iba ako kay Georgia, Samuel. Mahalaga ka sa akin. Hindi ko gagawin yung ginawa sa'yo ng asawa mo. Mamahalin kita. Paglilingkuran kita. Sumama ka lang sa akin. At gagawin kong maligaya ang buhay mo. Ano? Samuel? Sige, Maria. Sasama na ako sa'yo. Apo Intoy? Ding. Ito na po yung mga sinakakailangan ninyo. Oh. Eh, teka, Apo. Para sa ano ba yan? Ang asin-sin makakatalo sa engkantada na lang. Kumuha kay Samuel. Apo Intoy, kung ganun, ano pong susunod nating gagawin? Maria, bakit? May problema pa? May gustong humadlang sa pagmamahalan natin. Ha? Huh? Kailangan ko silang pigilan. Sayang tampo sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Georgia. Dang. Ikuta natin si Samuel habang magkawak-wak-wak kamay natin. Tandaan nyo, huwag na huwag kayong bibitaw. Simulan na natin. Huwag kayong bibitaw. Ano pong nangyayari? Huwag kayong matakot. Kut. Oh, kapay daw.
Huwag ka na magalit. Hindi. Ilalayo pa nila sa akin, Samuel. Hindi ako papayag. Ano ba dapat kong gawin? Para hindi nila ako mailayo sa'yo. Eto, Samuel. Kainin mo. Itim na kanin? Itim na kanin. At ito mga itim na prutas. Tumikim ka lang kahit isa sa mga yan. Huh? Hindi ka na nila makukuha sa akin kahit kailan. Kung sino ka mang mga inkantada ka, balik mo sa amin si Samuel. Ibalik mo ang kaluluwa sa katawan. Hindi! Hindi ko ibabalik sa inyo si Samuel. Pero hindi siya sa'yo, Yoyo. Wala kang karapatan kunin si Samuel Norman sa taong mahal niya. Mahal? Ako ang tunay na nagmamahal sa kanya! Hindi! Ako ang tunay na nagmamahal sa asawa ko! Ikaw! Isa ka ng engkanto! Jaja! Minahal mo ang asawa mo? Sinungaling ka! Hindi mo siya minahal kahit kailan. Inabi at binaliwala mo lang siya. Sinaktan mo lang siya, Georgia! At sino ka para husgahan ang pagmamahal ko sa asawa ko? Wala kang alam! Oh, siguro nga nagkulang ako sa kanya. Pero pinagsisisihan ko na yun. Mahal na mahal ko ang asawa ko! Hindi ko siya kaya mawala sa akin. Ikamamatay ko kapag nawala sa akin si Samuel. Hindi ako naniniwala sa'yo. Makasarili ka, Georgia. Sarili mo lang ang mahalaga sa'yo. Nakaangat ka lang ng konti. Pinagmalakihan mo na ang asawa mo. Georgia, para sa'yo, walang silbi si Samuel sa'yo. Kamali ka. Nakikiusap na ako. Ibalik mo na ang asawa ko. Kung gusto mo, ako nalang kulit mo. Ako nalang alipinin mo. Ayahan mo lang mabuhay ulit sa mundo namin si Samuel. Ano bang hinihintay mo, Samuel? Bakit hindi ka pa sumubo ng kaning itim? Maria, hindi ko kaya. Pero bakit? Akala ko pa, ayaw mo na kay Georgia. Akala ko pa, mahal mo ko. Oo, mahal kita, Maria. Pero mahal ko rin ang asawa ko. Alam kong nasasaktan din siya ngayon. Ayoko siyang makita ganun, nasasaktan ako. Gusto mo bumalik sa asawa mo? Tama ba ako? Oo. Hindi. Hindi. Hindi ako papayag. Kung talagang mahal mo ko, pagbibigyan mo ang kagustuhan ko. Alam ko, Maria, masakit sa iyo na piliin kong asawa ko kaysa sa iyo. Pero hindi pa panahon para magsama tayo. May tamang panahon para sa atin. Kailan, Samuel? Kailan ba ang sinasabi mong tamang panahon? Hayaan mong makasama ko si Georgia hanggat nabubuhay ang katawang lupa ko. Pero oras na dumating ang araw na kailangan ng magpahinga ang katawang lupa ko, saka ako sasama sa iyo. Apo Intoy, ano pong gagawin niyo sa asin? Isusubo ko na ito sa asawa mo, Mama. Para matapos na ito. Sige, Samuel. Pumapayag ako. Salamat, Maria. Maria! Thank you.
ang kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagi. Joshua. Samuel! Oh, salamat sa Diyos at buhay ka! Joshua. Patubarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko sa iyo. Pinagsisisiyahan ko na yun. Pinapangako ko kahit kailan mamahaling na at pahalaga na kita kayo. Please, huwag mo akong iiwan. Pinapatawad na kita. Pinapangako ko rin sa iyo. Hindi kita iiwan. Good morning, mahal ko. Mm. Oh, halika na sa kusina. Pinaganda kita ng almusal mo. Salamat, Georgia. Hinanda ko lahat yan para sa'yo. Oh, dami dito. Hindi ko kayang ubusin ito. Kaya mo yung ubusin, mahal. Alam mo, sa totoo lang, naninibago ako sa ikinikilos mo ngayon. Dati-rati, hindi mo ako pinapansin. Pero ngayon, ang sweet mo na. Patawanin mo ko. Kung hindi ako naging mabuting asawa sa'yo, kung tinrato kitang nang hindi maganda, pinagsisisihan ko ng lahat yun. Georgia. Nung naengkanto ka, narealize ko ang kahalagahan mo sa aking buhay. Ayoko mawala ka sa akin dahil mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Georgia. Kaya please, Samuel, patawarin mo na ako. Huwag ka na malungkot. Pinapatawad na kita. At saka hindi ko magagawang iwan ka. Kasi mahal kita. Pangako, magiging mabuting asawa na ako sa'yo simula ngayon. At kahit na sinong engkantong magtangkang kumuha sa'yo, hindi ko sila aatrasan. Ipaglalaban kita! Mahal na rin, pinatawag daw po ninyo ako. Ano po ang aking maipaglilingkod? Kunin at ibalik mo sa akin si Samuel. Hindi ko hahayaan mawala siya sa akin. Akin lamang ang lalaking yun. Akin lamang! Masusunod ka, mahalan. Georgia, pauwi na ako sa bahay natin. Okay, ako na dito pa sa office. Pero uuwi rin ako agad. Ay, nga pala, nag-file na ako ng 40 days vacation leave. Talaga? Oo, para naman makasama kita at magkaroon tayo ng matagal na bonding moment. Actually, nagpa-plano kong mag-beach tayong dalawa doon sa isang magandang resort. O ano, okay ba sa'yo yun? Oo naman. Basta kasama kita. Okay, sige. Bukas, paghahandaan natin yun ha. Nandito na ako. Kalalagpas ko lang dun sa isang kalye. Malapit sa ano. Oy, huwag ka nang dumaan dun sa kaling nakakatakot. Iwasan mo na yun. Ha, huwag ka na mag-park dun. Oo. Dun ako dadaan sa isang kalye na pauwi sa bahay natin. Oh, sige. Sige, mahal. Malapit na ako. Okay, sige. Ingat ka. I love you. Mahal din kita. See you later. Samuel. Sino ka? Ano ginagawa mo sa loob ng taxi ko? Sasama ka sa akin sa mansyon. Naghihintay sa iyo si Maria. Kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagi.
Cheding, nag-aalala na ako. Sabi ng asawa ko, uuwi siya agad. Pero alas 8 na, wala pa rin. Huwag po kayong mag-alala, Ma'am Georgia. Tinawagan ko na po yung barangay para hanapin po si Sir Samuel. Tapo! Ay, tapo! Baka po si Tino na yan. Tapo! Yung taon na kakilala ko. Teka, ako na ba magbubukas ng pinto? Sige, dali. Oh, Tino! Ano na balita? Nahanapin niyo na ba si Sir? Nakita namin yung taxi niya na nakaparada lagpas konti doon sa may isang simenteryo. Oh. Kaso, wala pong tao. Ha? Naku, siya kaya pumunta si Samuel? Ay, hinanap na rin po namin sa buong barangay. At may palanggay po kaming nandito lang po siya sa tabi-tabi. Napapakiusap gawin niyo lahat para mahanap niyo ang asawa ko. Kailangan makabalik sa akin ang buhay ang asawa ko sa tamang pag-iisip. Oh, nasaan ako? Teka, nakatali ang paa at kamay ko. At saka, parang nasa loob ako ng... Nandito ka sa aking mansyon, mahal ko. Maria, bakit mo ako kinuha? Ibalik mo ako sa mundo ko. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo, mahal na mahal kita. Kaya bakit kita pakakawalan at ipauubaya kay Georgia? Pakiusap, tama na. Mahal kong asawa ko. At kahit kailan hindi ko siya ipagpapalit sa isang engkantong katulad mo. Manahimik ka! Akin ka lang, Samuel. Akin ka lang! Alam ko, hindi mo naman talaga ako mahal. Ang gusto mo lang naman, ang katawan at kaluluwa ko. Oo! Tama ka. Gusto ko ang katawan at kaluluwa ng mga makikisig na lalaking katulad mo. Pakawalan mo ko, Maria. Ano ba? Ibalik mo ko sa mundo ko. Hindi! Hindi, Samuel! Dito ka natitira sa mansyon tulad ng mga lalaking nauna na sa'yo! Ma'am Georgia, mahanap din po ng mga tanod ang asawa niyo. Cheding, hindi kaya kinuha na naman ang babaeng kanto si Samuel? Malakas ang kutob ko, kaya nawawala si Samuel dahil doon. Ay, teka po. Sandali, ma'am ho. Tumatawag yung pamangkin ko. Mukhang may emergency yata sa bahay namin. Hello? Diyos ko po. Sana nasa maayos na lagay ang asawa ko. Huwag niyo siyang ipahamak. Kung nasa kamay man siya ng babaeng engkanto, nakikiusap ako, iligtas niyong asawa ko. Ma'am Georgia? Oh, Cheding, bakit? Anong problema? Eh, sinabi po sa akin ng pamangkin ko na yung anak ko si Mark. Oh. Tumakas po sa bahay namin. Ha? Mukhang kailangan ko yatang umuwi sa amin, Ma'am Georgia. Teka, ako na magbubukas ang pinto. Sino ka? Nasaan ang mama ko? Mark! Anong ginagawa mo dito? Balikan natin ang kasaysayang tango sa linggong ito, sa isa na namang Gabi ng Lagim. Kaya po ako tumakas sa bahay kasi nararamdaman ko na may kukunin na namang lalaki si Maria. Ang babaeng engkanto sa vanishing house. Ang asawa ko yun. Hindi niyo pwedeng kunin ang asawa ko. Mark, alam mo ba kung paano natin maililigtas ang ating amo? Alam ko po kung paano. Kailangan po natin ng maraming asin. Sandali, kukuha ko ng asin doon sa kusina. Pagkatapos ng asin, ano pang kailangan? Kailangan din nating pumunta doon sa puno ng akasya dahil yun ang pasukan patungo sa saan ba yun? Sa vanishing mansion. At alam ko po kung paano tayo makakapasok doon, hindi nila alam, na hindi alam ni Maria. Oh,
Dito na ako tayo sa puno ng akasya. Sa tapat ditong eskwilahan. Ma! Pudburan nyo na asin ang paligid ng puno. Pati na yung statwa ng white lady na yun. So, na gumawa. Aling chiding. Ako na lang ho ang gagawa. Salamat, Tino. Dadali ba tayo niya sa mansyon? Oo. Basta akong bahala. Sundin mo lang ang gagawin ko. Isasama ako. Huwag na po, ma. Baka mapamak lang kayo eh. Kami na lang po dalawa ni Georgia magliligtas kay Samuel. O, sige. Pag-iingat kayong dalawa. Oh, natapos ko ng budbura ng asin ng paligid itong estatwa dito sa puno ng akasya. Kuya Tino, ikaw Hello? Muna ang bahala sa mama ko, ha? Pupunta na kami ni Georgia sa vanishing mansion. Anong gagawin natin? Okay na ito. Tumayo tayo dito sa tapat ng puno. Hawakan mo kamay ko. Oh, ayan, nakahawak na ako sa'yo. May wagang puno ng akasya. Humingi ako ng permiso na papasukin kaming dalawa ng kasama ko patungo sa mansyon na mga taglugar. Kumapit ka lang sa akin, Georgia. Papasok na tayo sa loob. Maria, Maria, pakiusap tama. Sandali. Nararamdaman ko yung mga nakapasok sa aking mundo. Naririto sila para bawiin ka mula sa akin. Church. Hindi ako papayag na kunin kanila sa akin. Magkakamatayan muna kami! Mark, ang hamog ng paligid. Pero mabuti na lang, bilog na bilog ang buwan. Kaya nakikita pa rin natin yung dinadaanan. Dito pa talaga yung papunta sa mansyon ng mga taglugar. Matagal mo na bang kilala si Maria? Ilang beses niyang inangkin ng katawan at kaluluwa ko. Huh? Buti na lamang at nalaman ko ang totoo niyang pakay sa akin at sa mga lalaking kinukuha niya. Ano bang kailangan niya sa inyo? Isang dalakit nun si Maria o masamang engkanto. Dati siyang nakatira sa puno ng dalakit. Pero sa kasamang ampahalad, pinutol ang puno ng dalakit dahil doon itatayo ang eskwelahan. Huh? Kaya dumipat si Maria sa kalapit na puno ng akasya. Doon niya itinayo ang kilala natin ngayon na vanishing mansion. Oh, ayun na yung mansion. Madilim. Mukhang walang tao. Mark, kinakabahan ako. Huwag kang matakot. Hindi tayo lalapitan ng mga taglugar dahil may dala tayong mga asin. Takot sila doon. Oh, nandito na tayo sa tapat ng pinto ng mansyon. Georgia! Mark! Ikaw ba yan? Nagulat ka ba, Maria? Matagal din tayong di nagkita. Ibalik mo sa akin ang asawa ko. Eh kung ayoko, ano gagawin mo sa akin? Papatayin kita kapag hindi mo binalik sa akin ang asawa ko. Georgia! Ako nang bahala sa babaeng to. Ikaw nang pumasok sa loob at iligtas mo asawa mo. Hindi mangyayari yan! Huwag mo hawakan si Georgia! Pagkakataon mo na, Georgia! Pumasok ka na sa loob! Oo, pumasok na ako! Papatayin kita, Mark! Hindi ako natatakot sa iyo, Maria! Kaya na kita noon, makakakaya pa rin kita ngayon! Sayang tambo sa linggong ito sa isa na namang gabi ng Lagim. Ang dilim, nasaan na kaya si Samuel? Georgia, ikaw ba yan? Samuel! Nasaan ka na?
Nandito ako sa dulong kwarto, sa kanan. Samuel! Georgia, nagpunta ka rito sa vanishing mansion para iligtas ako. Oo, hindi ko hahayaang makuha ka ng engkantong yun. Halika na, tumakas na tayo! Hindi ka makakatakas, Samuel! Bitiwan mo ko! Bitiwan mga asawa ko! Pagkakataon na natin, tumakas! Halika na! Maria, itigil mo na itong kasamaan mo! Kasamaan! Masama ba magmahal? Ang gusto ko lang naman, mahalin ako ng mga lalaking gusto ko! Bakit ba ang hirap niyo mahalin? Dahil mali ang konsepto ng pagmamahal! Mali! Paano ka namin mamahalin kung pinipilit? Sinasaktan at tinatakot mo kami! At ang isang dalakit ng tulad mo, walang kakayahang magmahal. Ginamit mo lang ang katawan namin para manatili kang maganda at malakas. Ha! Ganyan bang tingin mo sa akin? Alam mo, Maria, minahal kita eh. Pero sinira mo ang tiwala ko sa'yo. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Pero pinagtangka mo ang buhay ko. Papatayin mo ko para lang manatili ang agandaan mo. Oo, tama ka. Ginagamit ko lang kayong mga lalaki para manatili akong maganda at malakas. Tama ka rin na hindi ako marunong magmahal. Kaya papatayin kita ngayon! Sabuna, Maria! Itiwan mo ako! Huwag ka muna mabuti si Maria! Talagyan ko ng marahal kasi ng pinigyan! Sige, sige! Ano nangyayari kay Maria? Bakit nangingisay? Lumulaw ba ang katawan niya? Tara na! Umalis na tayo dito bago pa sumabog ang engkanto! Tapo! Tapo! Ma! Oh, sa wakas, nakaligtas kayong tatlo. Patay na ang babaeng engkantong si Maria. Wala na mag-asip ng laging dito sa gimbal. Salamat sa inyo kung ganun. Ma'am Georgia, Sir Samuel, ayos lang po ba kayo? Oo, ayos lang kami. Napagod lang ng sobra. Georgia, maraming salamat sa pagliligtas niyo sa akin ng anak Richard. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Wala na tayong problema. Wala na ang babaeng engkanto ng mansyon. Napakabuti talaga ng Panginoon. Pinahanga mo rin ako sa katapangan mo, Samuel. Pinagmamalaki kita. Tandaan mo, mahal na mahal kita, Georgia. At kahit kailan, hindi kita ipagpapalit sa kahit na sinong babae, tao man o engkanto. Hindi sapilitan, walang sakitan, at higit sa lahat, may respeto sa isa't isa. Hindi totoo ang pag-ibig kung ang hangad mo lang ay mapunan ang init ng iyong katawan. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Misteryusang Mangingibig. Season na namang
gabi ng lagi. Mga nagsiganaw, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, at James Quaton. Naglapat ng tunog, Tembion. Sa musika, Buboy Salonga. Supervision teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Isinulat ni Krishna Sengar. Sa direksyon, Lionel Benjamin. Gabi na